So hello guys, hello mga kaTaz, welcome back to my YouTube channel. And for today's video po mga kaTaz, pag-uusapan po natin yung experience ko going back home. Ako po is on vacation now in the Philippines, and bibigyan ko lang po kayo ng mga simple ideas kung paano po kayo magpe-prepare sa inyong pagbabakasyon, especially nowadays na still we have pandemic or yung virus na tinatawag natin COVID-19. So every part of the world po is may mga protocols na ginagawa para sa mga pagsasaayos ng ating pagbabakasyon dito. So given na yung ihahanda natin ng mga documents like passport, yung ating visa, and kung ano-ano pa, pero yun yung pong dalawang yun yung the most important documents that we need to prepare prior to our departure. So after that po, ngayon po may tinatawag na sa part of the protocol here in the Philippines na kailangan po nating mag apply online or mag-fill up ng form online yung Balik Pinas .ph. Kailangan po natin kasi yun po yung magiging way or magiging documents natin para sa mga assistance ng ating gobyerno or government here in the Philippines, like yung facility po natin for quarantine at saka yung po sa OWA at saka para maisaayos po nila or yung ng government natin sa para sa atin o sa mga OFW yung mga safety protocols na yung Balik Pinas.ph. Ito po yung online registration ng mga OFW, whether you are a land-based or sea-based, na magbibigay ng information sa atin or sa kanila kung saan tayo nakatira. Basta nandiyan po yung lahat ng information regarding to ourselves para i-encode rin po siguro nila sa computer para madali rin pong na-trace in case of na mayroon tayong mga problema. So, madali po nilang makokontak yung mga tao, lalong-lalo na tayo mga OFW, para matulungan po nila tayo. So, yun po rin ang naglalaman ng iba't ibang information regarding to ourselves na ipipill up ninyo at kailangan nyo i-submit before you travel going back home. Kasi kung hindi po ninyo ito gagawin, hindi po maaasikaso nila yung mga fasilidad ng hotel na kailangan nating tuluyan. Kasi ang requirements po mga kaTaz, pag umuwi po ngayon ang mga OFW, kailangan may quarantine periods, which is every now and then nag-change po yung mga protocols nila. So you need to be careful of it rin kasi baka sakali na hindi kayo aware doon sa mga protocols natin dito sa Pilipinas. And I suggest din po mga kaTaz na manood po kayo ng mga YouTube information para ma-aware po kung sino man po sa inyo yung magbabakasyon dito sa Pilipinas. So I suggest po na mag-gather kayo ng information para maging ready rin po kayo sa mga mangyayari sa inyo during the vacation. Kasi hindi ko naman sasabihin na napakahirap po mag-vacation ngayon. So we just need to be ready for everything na kailangan nating malaman para sakali kung magbabakasyon tayo, wala na tayong problemahin pa pag dumating na tayo dito sa Pilipinas. So yun na nga po mga tas, the most important thing before traveling, kailangan po ninyong mag-fill up online ng balikpinas.ph. Yung po lang, yung pinaka-importanteng document na kailangan nating i-fill up through online. Kasi kung wala po niyan, as I said before, na mahihirapan din po yung sarili ninyo or yung mga taga-OWA para ma-trace kayo bago dumating. So, to avoid to avoid yung hassle po prior to your flight or one day before you go traveling o kung kompleto na lahat yung inyong requirements, may visa na kayo or may passport na, go online or Google, i-search nyo yung balikpinas.ph, then lalabas po din
doon sa site na yun kung ano yung information na yun, at napakadali lang po naman yung i-fill up yun, kasi may mga question or guidelines doon na kailangan po ninyong i-follow. So wala pong problema yung pag-fill up, very easy to do lang po yung mga kaTaz. So during sa yung pag-alis na mga kaTaz, siyempre as normal may mga dala tayong mga bagahe, di ba? So alam naman po ninyo kung how many kilos ang allowed lang sa Saudi Airlines or any other airlines. Just make it sure or check before you go kung hindi po ninyo alam kung ilang mga kilos, kasi napakahirap po mga kaTaz yung mga experiences ng iba sa ating mga Pilipino or mga OFW na on the spot na kailangan mong magbawas sa mga timbang. So make it sure mga kaTaz, as an advice, na before packing your things or your luggages, make it sure na kompleto lang po yung mga kilos ng ating mga bagahe, kasi as sinasabi ko, sobrang hirap kung on the spot ka magbabawas ng mga kailangan mong tanggalin dahil over luggage ka, overweight ka. So from your house before going to the airport, siguraduhin lang po ninyo na tama lang yung mga bagahe nyo para sa inconvenience po rin ninyong lahat. So pagdating po naman sa airport, hindi po yung talagang ina-expect ninyo na as a normal situation in the airport, kasi halos lahat po ng bansa ngayon nagsasuffer for this kind of virus. So may mga guidelines din po or mga protocols din po silang pina-implement sa bawat airport, kaya kailangan rin po nating sundin yung mga yon. So based on my experience lang po mga kaTaz, sa akin parang mas convenient pa nga ako ngayon, kasi hindi masyado maraming tao, so madali ako naka-check-in today. I mean, madali ako naka-check-in at this time, kasi nga less yung tao, less yung crowd. So parang sa akin very convenient, kasi yun. Tapos sa mga bagahe ko, since I was traveling with Saudi Airlines. Saudi Airlines, yun yung laging airlines na kinukuha ng aming company. Tapos yun, sa bagahe naman, pwedeng 2 pieces, pero yung sa experience ko, it's supposed to be like, if you have 2 pieces of luggage, it's supposed to be like 23 kilos each. So aking nangyari naman, I have like 23 something or almost 24 na, pero nakapasok both luggages ko, so wala akong problema doon. Tapos yung hand carry ko, normally if it is normal ordinary flight or talagang na maraming paalis, dapat 7 kilos lang, di ba? Correct me if I'm mistaken, pero sa akin siguro umabot siguro ng 10 rin, pero syempre hindi rin ako confident dun sa bagay na yun, kasi anytime they could check it. So ayan, thanks God nakapasok naman. At yun nga po mga kaTaz, regarding naman sa loob ng airport, after naming pumasok sa immigrations, napaka efficient po yung proseso, dahil nga una-una walang mga tao at kokonti yung nagbabiyahe at this moment, kaya sobrang efficient po yung pag-process namin sa immigration. So sa loob, okay rin lang, kasi hindi siya ganun ka-crowded nga sinasabi ko. Sobrang maganda yung flow ng aming pag-process ng lahat. May mga tindahan bukas, like yung mga bilihan ng mga pagkain, yung mga fast food, meron din naman, pero hindi ganun karaming tao talaga sa loob. Tapos yung duty free, bukas naman siya, pero wala rin ganun karaming tao bumibili. Siguro iniisip na lang ng mga nauwi natin, mga kababae, o yung mga ibang umuwi sa kanya-kanyang ibang country, na maging matipid na lang siguro sila, kaya hindi masyadong ano yung katulad dati na
experience ko na umuwi ka sa Pilipinas na ang daming namimili, ang daming umibili ng mga pasapasalubong na ganyan. Pero ngayon, siguro nagbabudget na rin sila dahil sa situation ng ating country. So, yun nga, pagdating sa airplane, sobrang na-shock ako kasi alam mo yung tipo na first time ko umuwi ng gano'n na walang katao-tao. I mean, may ta, pero limited lang yung pasahero ng airplane. Parang hindi nga aabot ng 300 people eh. Sabi sa nakita ko. Kaya sobrang luwag. Parang sabi ko nga sa kasama ko yung ka-roommate ko na sabay kaming umuwi. Kako, is this for real? Parang alam mo yun na tayo lang tayong tao dito. Tapos tinanong ko rin siya is ano kaya siguro one set apart yung uupuan natin. Pero yung aming ticket kasi nag-book kami ng maaga, magkatabi kami ng upuan. Pero ano, nagtabi pa rin kami despite of what we are seeing na ang daming ang bakanteng upuan sa loob ng airplane. Pero suddenly may nag-approach sa amin na isang stewardess na sinabi, "Sir, kung gusto niyong lumipat doon sa ano sa ibang upuan para makahiga kayo, pwede naman." Before mag-take off yung aeroplano, sinabihan na kami na pwede daw kaming lumipat doon sa ibang upuan kasi limited lang pala yung passenger. Parang special trip lang yung flight nila. So, ang ginawa namin, yung si kuya na katabi ko, lumipat naman sa iba. Kaya, one set apart lang kami yung aking kasamang umuwi. Kaya, okay na rin. Nakatulog naman kami ng maayos. Tapos, yung pagkain, ganun pa rin. Normal pa rin na binibigyan ng pagkain. Normal pa rin kumakain. Wala namang nawala yun. Pero, the rest, what I can say is so very efficient on travel from the check-in, from going to flying, at saka nung lumapag, okay na okay yung biyahe. Hindi ganun ka suffocated. Kasi minsan ako, pag nagta-travel, parang nasisikipan ako siguro sa dami ng tao. Pero this time, wala talaga ako na-experience sa ganun. Parang sobrang efficient, sobrang luwag ng pakiramdam ko dahil walang masyadong tao na kumikibo o nakikita. Basta tuloy-tuloy lang yung biyahe. Or in fact, nakatulog nga ako 8 hours eh. Kasi before flying, yung the day before our flight, sobrang hectic ng schedule. Siyempre nag-aayos ka. Tinitingnan mo yung visa mo kung ano, kung okay. Tinitingnan mo yung lahat ng documents mo kung okay. Ginawa mo yung pag-fill up ng balikbayan.ph kasi kailangan talagang fill upan yung balikbayan.ph para sa gayon madaling maaasikaso ng OWA yung ating mga tutuluyan o pagka-quarantine ng mga hotel. So, ayun nga. So far, naayos naman ang OWA kaagad-agad. Then, yun na nga, siguro mga 8 hours din kami nag-flight kasi 8 to 9 pala. 8 to 9 hours siguro. Kasi umalis kami ng Riyadh around 11:01. Then, dumating kami dito sa Pilipinas around 1:10, ganon. Pero ganon, mga 8 hours kasi sabi nung aeroplano 8 hours flying. So pagdating dito sa Pilipinas, yun nga, nakaka-shock pa din kasi wala masyadong tao, wala ring masyadong crew sa ating airport. Hindi mo makikita yung dami ng tao sa ngayon. Kasi siguro limited rin yung mga staff na pumapasok dahil nga sa pandemya. Ayun, pagkababa namin, syempre binigyan kami ng before pala umaba kami, binigyan kami ng balikbayan form. So pinilapan na namin yung sa aeroplano before mag-landing. And then, yun, pinasa namin. Tapos,
mayroong mga nurses na nagtatanong kung ano bago ka lumabas nung ano terminal. May mga nurses na nagtatanong kung walang nararamdamang mga symptoms ng ano ng COVID. So, 'yun pagka naman kompleto ka ng ano ng information, wala namang problema. Tapos merong scanner din ng temperature as usual na ano nakaabang doon sa dadaanan mo. Tapos 'yun. And then bago ka totally lumabas sa immigration, may mga PSG ring nag-aabang. Tapos may pipil upan ka uli na dalawang form na kukuhanin mo sa kanila o ibibigay sa kanila. And then after filling up the form, mga information lang naman yun ng ano, kung saan ka nakatira, kung saan ka galing, kung ano-ano mga bansa ang pinuntahan mo. Yun lang, madali lang, easy to fill up lang yung mga kaTaz. So afternoon, it will not take like around 10 minutes siguro pag we-fill up. Then, konting ano, parang may konting briefing from the PSG kung ano mga gagawin, kung ano yung mga protocols na bago sa ating bansa. Yun lang, ang kagandahan sa kanila, binibrief talaga nila. Pero hindi naman ka, yun sinasabi mo, matagal, hindi naman katagalan. Basta mag-fill up ka lang dyan, pasa yung mga requirements or form kalas, tapos na yun. And then, ito pa, mga guys, nakakatuwa lang kasi pagkatapos mag-fill up ng form, syempre may pakain si na mayor. Binibigyan nila kami ng ano, parang a small pouch of bag na may laman ng mga ano, crackers, something like that, tsaka tubig. Or consideration rin naman. Nagpapasalamat din ako kasi alam mo, nakaka-touch din yung ginagawa nila kasi merong kaunting ano, alam mo yung kaunting care sa mga OFW din kahit papaano. Diba? Sabi nga, better to have than nothing, diba? So, natuwa naman ako doon kasi may mga kaunting pakain na binibigay. And after doon, lalabas ka na ng immigration, madali rin, as the same format din yung paglabas mo ng immigration. Wala ka namang dapat asikasuhin doon except to present your passport and your identity sa immigration, di ba? Then after noon, ayun na nga, sa OWA naman. Igagate ka ng OWA along with that PSG, gagate ka nila. Hindi ko alam kung PSG talaga yun or yung mga, basta naka-uniform sila parang mga military. Ganon. Tapos gagayad ka nila doon sa isang lane. Tapos at a corner, mayroong nakasulat doon na OWWH or the OWA table or OWA corner. Di ba? Tapos mo, papipilahin ka. That time, yung pila na yun para sa mga bus na pipick up sa'yo. Siguro, since na nag-fill up na nga kami ng ano ng balikbayan.ph, siguro na na-arrange na nila yung mga tutuloy naming facilities para sa aming quarantine. So, you just have to wait there for about 5 to 10 minutes. Wala naman, hindi man katagalan kasi they need to segregate everybody. I mean, by batch kasi yung ano yung papunta ng ano ng bus kasi sa labas ultimo doon sa main entrance na nandoon na sila yung mga bus na sasalubong sa iyo. So yun, tapos another meal, binigyan kami ng ano ng isang plastic with isang box ng meal uli. So nakakolekta kami ng dalawang pagkain from that day. So, nakakatuwa lang. Tapos yun, tuloy-tuloy na kami sa labas. May naghatid kami sa ano sa hotel na aming pagka-quarantinan. And luckily, dito kami mas malapit yung aming napuntahan kasi sa Makati Avenue lang sa ano, one of the famous hotel kasi maganda naman yung facility. And yun na nga, nandito na kami sa hotel. So, medyo natagal lang kami ng very very light dito sa paghahantay sa hotel, pag-wait namin dito sa hotel. Excuse me. Kasi they need to, ano, to siguro inaayos pa yung mga room kung saan kami
i-check in. So sa amin naman, ako naman okay lang naman kasi nasa loob din naman ng bus eh, hindi naman mainit. So inabot siguro kami ng 2 hours pag-uwi para maayos ang lahat, yung mabigyan kami ng room. Then dun sa lobby, kami lang talaga rin yung tao, walang mga guest na iba, yung mga OFW lang na dumating at the same flight ang nandoon. Parang ano kasi, kung ano yung flight mo, doon sasama-samahin yung mga magkakasamang flight para siguro alam na as or mas madali kaming matitrace or sumama-uwi, madaling matitrace kung sino man yung mga kasama mo sa flight, which is good naman, di ba? Kasi ay iba-ibang airlines yan at tapos sama-sama, di ba? Napakahirap na malay mo, hindi naman masabi natin na sila is ano, infected with the coronavirus. So at least sa amin, isang flight madali lang ma-detect kung sino man yung naging yan positive sa amin. Ayun, after noon inassist na uli kami ng mga ano, parang PSD, hindi ko alam kung ano tatawag ko doon, yung mga basta naka-uniform silang parang militar sa na uniform. Tapos yung anong mga staff ng OWA, binibrief kami kung ano yung mga ano, mga gagawin naming mga protocols doon sa ano, sa hotel bago pa kami pumasok. Tapos yun, pinaupo kami. Siyempre may social distancing pa rin pagka nag-check-in. Bali, hinihingi nila yung mga pangalan namin. We need to sign page of paper para parang attendance na rin kung sino yung mga taong nakasama dun sa batch namin. Tapos yun, nag-check-in kami. Binigyan kami ng ano ng mga rooms. Convenient pa rin naman kasi hindi naman ganun ka-crowd nga yung hotel. So, pagkatapos nun, nag-wait lang kami for a couple of minutes. Or siguro let's say mga 15 minutes na nakaupo lang kami. Kasi we need to wait for the call of the receptionist. So, after noon, yun, tumaas na kami. Nabigyan na kaming room. And then, binigyan kami each person na tigitigi isang room, which is very lucky for us kasi ang ganda ng facility ng aming hotel. Nakikita niyo yung aking room. This is in Makati Avenue sa IM Hotel. Ang ganda. Yung food nila very on time dumating. Meron kaming free of breakfast, lunch, and dinner. Everyday yan with the water. The service, wala ako masasabi kasi napaka-smooth nung services nila. Bali, ang ginagawa nila, yung food, may table sa labas. They're just putting it outside our door. Then, there is a particular time when they are going to give the food. Kasi nakasulat lahat dun sa ano, sa papel na binigay ng hotel sa amin. So, we just need to wait for it or just take a look on it whenever it's time to have it. Nilalagay lang naman nila. Masarap yung mga food. Lucky rin siguro kami kasi dito sa hotel ito, hindi sila nagkukulang sa food na masasarap. Different variety each day and it's a meal. Basta masarap. Ewan ko lang dun sa ibang mga hotel kung ganun pa rin yung service na binibigay nila sa mga OFW. Pero yung mga amenities like coffee, hindi sila nagsiserve kasi, I don't know, maybe consider it's as ano, budget-wise na kasi masyadong marami siguro kung bibigyan lahat ng mga OFW. So, ang ginawa ko, prepared na ako kasi sa mga naririnig ko sa mga YouTubers natin kasama dyan na kailangan magbitbit tayo ng kahit kaping man lang kasi sometimes walang kape dun sa hotel na hindi sila nagsiserve that you need to purchase it. So, ang ginawa ko, nag-purchase ako some of basic needs like coffee kasi I'm a coffee lover and a tea lover. So, yun, naging wise lang ako na bumili. So, ginagamit ko siya ngayon. Pero yung ibang mga amenities katulad ng water kettle, meron naman sila dito. May mga plates, may mga lutuan pa nga dito, tsaka mga laundry. Kasi I don't need it. I just need to have a coffee or a food
for everyday para makasurvive. So yun lang, natutuwa lang ako kasi sobrang linis ng facility. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung how clean my room is, how organized it was. Okay? So yun lang. So at this moment, ngayon, na-enjoy ko pa naman yung aking stay dito. Parang ang nasa bahay lang ako. Although, I need to go home and meet my family. So, it's okay naman. Every day naman kami, ano, nako-communicate with my family. At saka, ang maganda dito is free wifi or internet. Free. Kaya, anytime, kahit hindi mo patayin yung cellphone mo, pwede mong gamitin. May complete facilities like, TV, meron naman silang cable na you can watch any movies or any program that you want here in the Philippines. Kaya yun, sobrang lucky ko lang siguro. Sobrang lucky lang namin kasi dito kami napadpad sa Makari Avenue, which is very accessible to everything rin naman. Yun nga lang, hindi pwedeng lumabas. Bawal lumabas, sabi nga ni Kim Kyo. Sa dalay may batas, bawal lumabas, o bawal lumabas, o ganun yun, ganun na rin yun. Tapos bawal yung smoke. Kasi, pag nag-smoke at nahuli kang nag-smoke, may fine na 10,000 pesos. Mantakin mo yung mga katas. So, to avoid it, yung mga nag-yosi dyan, yung mga hindi mapakali na mag-yosi, please, please lang, follow the rules and regulation of whatever hotel you may check in. Kasi ang hirap pa yung kumita ng pera. Sasayangin mo yung pera dahil lang sa mga katigasan ng ulo mo. No, you have to be, you have to think pala. Huwag na kayo mag-yossi. Mag-yossi kayo pagka laya na kayo. Pag wala na kayo sa hotel. Kasi hirap naman kung babayad ka, nung papahayin ka ng 10,000. Di sana ginastos mo lang sa family mo o sa sarili mo para mas masaya pa. So yun lang naman yung mga dos and pros dito. Yun lang. Tapos pag kami damage, kasi kaya kayo din mga kataas, mga OFW, sana respetuhin din ninyo yung hotel. Kasi pag kami mga damage, kailangan yung mag-take a responsible on it. Kasi ako, as a hotelier, ganun talaga yung mga rules and regulation ng hotel. Kung ano man ang damage mo, babayaran mo. So, kung ako sa inyo, just na lang, be careful of everything, okay? So, hanggang dito na lang, and share ko rin sa inyo yung sa aking next vlog, yung mga experience ko dito sa hotel na ito. At saka yung mga lahat-lahat ng mga inexperience ko or na-experience ko during this travel while it's on pandemic. Okay, thank you for watching, mga kaTaz. And if you are not subscribed yet on my YouTube channel, please click the notification bell or button to update you for all my vlogs that I'm going to do. Tapos, click rin po ninyo yung like and share para mas masaya. Subscribe na po kayo kay TazKiro Channel. And I hope to see you next on my vlog. Keep safe everyone. And for all the OFW or who are having the vacation or who are planning the vacation, please, please enjoy your vacation. And don't worry about the pandemic. We can make it. And hopefully it will end very soon. And everything will be alright. I pray also to kad na maging okay na all over the world itong pandemya na ating na-experience right at the moment. Okay, bye-bye mga kaTaz. See you around and God bless.